is a family. So, maraming salamat po and welcome po muli sa inyong lahat. Bakit po kaya Kristiyano na tayo pero hirap pa tayong ipamuhay ang pagiging Kristiyano? Kristiyano tayo pero hirap nating i-share si Kristo. Hirap tayong, hindi naman natin siya kinakahiya, pero bakit hirap natin siyang ipagmalaki? Bakit Kristiyano na tayo, hirap pa rin tayong lumaban sa tukso? Madalas, ibinibintang na lang natin, ipinapasa na lang natin kay Satanas dahil si Satanas kasi may kasalanan. Kung lalaki tayo, babae kasi may kasalanan. So bakit kaya Kristiyano na tayo, hirap pa tayong magpatawad, humingi ng tawad, umamin sa kasalanan natin? Bakit po hirap tayo na ipamuhay, ilakad ang pagiging Kristiyano? Ang objective ko po ngayong araw na ito ay ma-share po sa inyong lahat ang ilang points po na makakatulong sa atin upang maging effective, maging successful, maging victorious na Kristiyano. At dun sa mga bago po sa amin na kasama namin dito ngayon, ulitin ko po, welcome po kayong lahat. Nawa makasama namin kayo hanggang matapos po itong mensahe na ito. Basahin po natin yung example ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15 verse 9. Ang sabi po dito, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God." Ang sabi ni Apostle Paul dito, I am not deserving or not worthy to be called an apostle because I persecuted. Yung salitang persecuted po dito, ang ibig sabihin niyan, ang layman's word niyan is killed. I am a killer of the church of God. Yung mga believer, yung mga faithful follower ng Panginoong Jesucristo, pinapatay ko. Ako ang naging dahilan ng kanilang kamatayan. I am a killer. Now, pagmasdan nyo to na binabalikan ni Paul kung ano siya, sino siya, saan dapat siya papunta because of that sin. Isipin mo yung mismong follower ng Panginoon, siya ay nagpapapatay. Makikita po natin sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ng scriptures o ng Bible, na kung bukod sa Panginoong Jesucristo, wala sigurong tatalo kay Apostle Paul bilang isang disciple at disciple maker. So, subalit bakit siya naging effective, naging ganito kadedicated bilang apostle? So, ang nakita ko po dito, yung pagbabalik niya kung sino siya at ano siya at saan dapat siya papunta. Yung pagkilala niya sa kanyang pinagmulan. Si Apostle Paul po ay nagsasabi sa atin na hindi mahalaga ang nakaraan. Pero mahalaga po na balikan natin at alalahanin ang ating pinagmulan, ang ating nakaraan. Sabi nga nila, if somebody doesn't know his history, he is doomed to repeat its mistakes. So, may kasabihan tayo na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Isa yan sa mga paboritong kasabihan na itinuro sa amin na ipinasa ng lola ko sa mama ko, ng mama ko sa amin, ng daddy ko sa amin din. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Our past doesn't matter, but remembering our past matters a lot. Nung nagsisimula po kaming mag-asawa ni Christine, ni Pastor Christine, asawa ko po, tuwing gagawa ako ng carpentry works, mga ngarpintero ko sa bahay, gagawa ako ng plumbing works, mismong mga madumi, kinakalkal ko, no? Siyempre, pag naglinis ka ng kubeta, ng inidoro, marumi man yan.
So, sasabihin niya, yung itatrabaho mo dyan, mag-hire na lang tayo ng mga karpintero, ng mga tubero, para hindi na ikaw yung gumawa, ipahinga mo na lang. Huwag mo na lang panghinayangan yan. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako nanghihinayang sa ibabayad. Dahil kung magbabayad tayo ng karpintero, ng mga panday dito sa Bisaya, panday man ang tawag, ng worker, parang nakatulong na rin lang tayo sa kanila. Pero hayaan mo lang akong gawin ito paminsan-minsan dahil ito yung paraan ko para balikan kung sino ako. I want to remember yung pinagmulan ko. Kasi pag hindi ko binalikan ang pinagmulan ko, baka makalimutan ko, kainin ako ng pride ng success na ibinibigay ng Panginoon sa akin. Pag ako ay nangangarpintero, lagi kong mababalikan na ako ay anak ng isang karpintero. Kung ano man ang blessing na natatanggap ko ngayon, yan ay grasya ni Lord. Ito ang tinuturo sa atin ni Paul upang maging effective sa paglakad natin bilang isang Kristiyano. Natanawin natin ang namalaking utang na loob na grasya ni Lord kung ano ang tinatamasa natin ngayon, at dahil sa pagkakautang ng loob natin sa Kanya, marapat lamang na suklian natin ito ng katapatan at ng paglilingkod sa Kanya. Anong sabi ni Paul sa Book of Corinthians? Woe to me if I do not preach the gospel. So kasumpa-sumpa ako, sabi niya, kung hindi ko ipre-preach ang gospel. Na yan na nga lang, parang sinabi niya na yan na nga lang ang pwede kong maisukli. Sa kabila ng lahat ng kamalian ko, ng pagkakamali ko, ng pagiging killer ko ng mga mananampalataya. Ako ay naging killer ng mga mananampalataya, persecutor. Yun ang ibig sabihin ng persecutor. I persecute the church, I killed the church. I killed the faithful followers. So pinatawad ako ni Lord by His grace, sabi niya. By His grace, I am here. So kung yung maliit na lang na natitirang pwede kong isukli sa Kanya, hindi ko pagagawin, kasumpa-sumpa ako. Yun yung sinasabi niya. So importante sa ating mga Kristiyano na ma-realize natin at lagi nating alalahanin, ano ba tayo nung before na matanggap natin yung grasya ni Lord? Saan ba tayo papunta? Alam ni Paul ang kaparusahan ng pagpatay sa mga mananampalataya. Hindi nga mananampalataya, pumatay tayo. Alam niya ang consequence, death. At alam niyang hindi ordinary death. Ito ay death habang panahon sa impyerno. Alam niya yan bilang isang Jew. Alam niya yan nung na-encounter niya si Lord Jesus Christ. Pero by the Lord's grace, sinave siya dun sa tiyak na pupuntahan niya na hell. All of us are hellbound. Grasya lang ni Lord kung bakit tayo may pag-asa. Kung bakit kapag ka tayo, anuman ang mangyari sa atin, nakakatiyak tayo sa pupuntahan natin. Pero para maging successful, victorious tayo bilang Kristiyano, dapat nating alalahanin, gamitin, sundan yung mindset ni Apostle Paul. Woe to me if I did not preach the gospel. Ito na lang ang maliit na isusukli ko. Kailangan ko nang ibigay sa Kanya. Ako at si Christine, si Pastor Christine, my wife, both of us, when we met, were backsliders. I was out of the church for 10 years. No accountability, no guidance, no mentor. Walang nagsasabi sa akin kung mali ako o tama. Dahil sa pananaw ko, lagi akong tama. Dahil yan ang sabi sa Bible, we are always right in our own sight. Kailangan natin ng another person mentor
para magsabi sa atin na tayo ay mali. So walang accountability, as a result, I made the worst mistakes, worst decisions in my life for that 10 years. Imagine isang linggong pagkakamali o isang moment ng pagkakamali lang, malaking kawalan sa atin or pwedeng perwisyo ang buong buhay natin. Pero yung sa akin, 10 years. 10 years akong backslider. Sa 10 taon na yon, maraming bagay na nangyari sa buhay ko, maraming desisyon, marami akong ginawa, na yung mga pangyayari na yon, gusto kong kalimutan, pero hindi ko makakalimutan. Dahil ang consequence ng mga pagkakamali ko sa loob ng 10 years na yon, hanggang ngayon, nararamdaman ko pa ang impact. Ang daming nawala, ang daming pain na idinulot sa akin at marami kong nasaktan sa mga pagkakamaling yun. Pero by the grace of God, yung mga pagkakamali na yun, hindi niya tinignan, they don't matter to God. Ang tinignan niya lang yung pagmamahal niya sa akin at pagmamahal niya at yung plano niya sa buhay ko. Grasya ni Lord kung bakit ako nandito sa harap nyo ngayon, nagsasalita in front of you. I am not deserving. Pag sinabi ko pong I am not deserving, it is from the bottom of my heart. I really mean it. I am not worthy. Kasi meron akong marami kong mga kwento na hindi ko kayang ikwento, hindi dahil gusto kong magpanggap, gusto kong maging hypocrite, kundi dahil nakakahiya po. Mas maiging hindi na lang ikwento kesa ikwento ko. Dahil ang balikan yun is nakakahiya po. Pero lagi ko pong inaalala yung mga pagkakamali na yun, yung 10 taon na yun. Grace lang ni Lord kung bakit ako kinuha niya dun sa mga maling yun. At eto po ako ngayon sa harap nyo. Pagka may mga tao na umalis po sa discipleship, that leads to them leaving the church, then eventually leaving the mentoring, and perhaps leaving the faith ultimately. Nakikita ko lagi ang sarili ko sa kanila. Kaya lang, nakikita ko na ito ay mangyayari sa kanila o pwedeng mangyari with a different twist. Kaya kung may pwede po akong gawin, kahit masaktan po, ma-offend po sila, talagang hindi ko po mapipigilan na kausapin sila upang kung maaari mapigilan ang kanilang pag-alis sa discipleship. I can never condemn people who hurt me because to condemn them is to condemn myself and be hypocrite. Wala akong karapatan na tumayo dito sa harapan nyo, magsalita sa harapan nyo. Wala akong karapatan na mag-condemn sa tao. Because katulad ng kahit sino, perhaps hindi pa-humble effect. Kung kayo may nakaraan, may mga pagkakamali, siguro mas malaki yung pagkakamali ko before. Ang point po, yung past po natin, they really doesn't matter to God. But remembering them really matters to how we become victorious bilang Kristiyano. Huwag po nating kakalimutan na grasya lang ni Lord kung bakit nandito tayo. Pangalawa pong gusto kong i-share ngayong araw na ito na point is yung point that matters most to Paul. 1 Corinthians 15 verse 3. Ang sabi niya dito, "For what I received, I pass on to you as first importance or as primary." Or in International Standard Version, ang sabi, as most important. I am passing to you the most important point that I have received. Ano daw po yun? Ito yung sabi niya, that Christ died for our sins.
Yung salitang that Christ died for our sins, it is so powerful. Una, sabi ni Paul, most important. Paul fully know, 100% sure, that we are all are going to hell. Papunta tayo lahat sa hell. Romans 6:23. The wages, the payment of sin is death. And all of us are sinners. Wala sa ating makasabi na hindi tayo sinners. That we are hopeless. Wala tayong pag-asa. Because there is nothing that we can do to prevent it, to stop it, or to pay it. The payment is everlasting suffering in hell. But God intervened. Christ died for our sins. Meditating this and understanding this most important point, inaanyayahan ko po tayong lahat, i-meditate natin ngayong araw na to, itong apat na kataga na to. Christ died for our sins. Alisin na lang natin yung four. Christ died for our sins. That we are sinners, hopeless, and we are hellbound. But somebody paid the penalty, death. At ang pinag-uusapan lang po natin dito, hindi basta buhay natin, kundi eternity po. Kasi ang buhay natin, maigsi lang po ito. Ang mahaba yung eternity. Ang sabi dito, and that somebody died, Christ died for our sins. Christ paid it. That my life, our life, utang na loob natin, hindi lang tong buhay na to, kundi eternity, kay Christ. Because He saved us. At ang isang pinaka-importanting word po dito, our. Christ died for our sins. My sin, your sin, her sin, his sin, their sin, the sin of everyone. How important is the word our, that Christ died for everyone. This statement, I highlighted the word our in this statement, that Christ died for our sins. That every time I am tempted to hate a person for hurting me or hurting people whom I love, I always recall and I always remember that Christ loves that person and that He gave His life, He died for that person. He displayed His love for that person by dying for that person. Even while that person, that includes me, we're still sinners. And if I truly love God, I must at the least, cannot hate that person. Because if you love truly a person, you will love everyone he or she loves. Let us all remember, Christ died for our sins. Let it be our meditation for today. Christ died for our sins.